Alamin sa videos na ito ang mga pagkaing laban sa cancer. Hello guys, welcome back to our channel. By the way, it's me again, Jen Kylie Vlog. Today's video, i-share ko po sa inyo ang mga pagkain laban sa cancer. Pagkain laban sa cancer, ano-ano nga ba? Malaki ang ginagampan ng papel ng nutrisyon pagdating sa ating kalusugan. Kapag wasto ang nutrisyon, makakaiwas tayo sa iba't ibang mga karamdaman, bagamat walang pagkain ang tiyak na makapagpigil sa cancer. Meron namang mga maaaring kainin upang mapababa ang ating risk. Ano-ano ang mga pagkain laban sa cancer? Alamin dito. Ano-ano ang mga pagkain laban sa cancer? Kapag pinag-usapan ang mga pagkain kontra cancer, madalas lumitaw ang salitang phytochemicals. Ang phytochemicals o phytonutrients ay mga compound sa mga halaman na pinaniniwalaang nakakapagbaba ng cancer risk. Ito ang dahilan kung kaya't karamihan sa mga pagkain laban sa cancer ay plant-based foods. Paalala, hindi man maikakaila ang mga benepisyong hatid ng mga pagkain ating ililista, mahalaga pa din na ang variety sa diet. Ibig sabihin nito, importanteng sundin pa din ang kaukulang portion sizes ng bawat pagkain. Narito ang mga pagkain laban sa cancer. Cruciferous vegetable. Una sa ating listahan ay mga cruciferous vegetables. Kabilang dito ang bok choy, broccoli, cauliflower, cabbage, at arugula. Ang mga cruciferous vegetables ay may mataas na fiber content na pinaniniwala ang nakakabawas sa risk ng colon cancer. Ang broccoli naman ay nalaman na may sulforaphane, isang compound na maaaring makatulong para pababain ng risk ng prostate cancer. Bukod dito, ang mga cruciferous vegetables ay maraming mga vitamins at minerals na makakatulong upang maiwasan iba pang mga sakit. Ugaliin kumain ng mga cruciferous vegetables at iba pang gulay para mapalakas ang resistensya. Carrots. Madalas nating naririnig na ang carrots ay nakakabuti sa ating paningin. Ngunit alam nyo ba na isa ito sa mga pagkain laban sa cancer? Ayon sa mga pag-aaral, ang beta-carotene sa carrots ay nakakapagbababa ng risk ng breast cancer at prostate cancer. Maliban dito, maiugnay din ang carrots sa mababang risk ng cancer sa bibig, baga, tiyan, esophagus at colon. Berries. Ang mga berries tulad ng strawberries, cherries, blueberries at cranberries ay mainam na merienda dahil mababa sila sa sugar at nagtataglay sila ng mga masustansyang bitamina. Ang berries ay nasa listahan din ng mga pagkain laban sa cancer. Meron itong ellagic acid na lumalaban sa mga carcinogens. Meron din itong pterostelbin, isang uri ng antioxidant na makakatulong upang mapigilan ang cancer sa dibdib, malaking bituka, cervix at baga. Bawang at sibuyas. Madalas gamitin ang bawang at sibuyas bilang pampalasa sa mga hinahaing pagkain. Alam nyo ba na maituturing din sila na mga pagkain laban sa cancer? Ayon sa National Cancer Institute sa Estados Unidos, ang bawang at sibuyas na nakakapagbawas ng risk ng cancer sa esophagus, dibdib, tiyan at malaking bituka, inuugnay nila ito sa anti-inflammatory properties ng bawang at sibuyas. Bukod dito, meron din silang sulfur-containing compounds laban sa mga carcinogens. Walnuts at iba pang uri ng mga mani. Ang mga walnuts at iba pang uri ng mga mani ay mainam din na isama sa mga pagkain laban sa cancer. Nagtataglay ito ng polyphenol, isang uri ng antioxidant. Meron din itong omega-3 fatty acids na nakakabawas sa inflammation sa katawan. Ang iba pang mga halimbawa na masustansya mga mani ay hazelnut, almond, cashew, and pecans. Ikinigiit ng mga eksperto na ang pagkain ng mga mani ay mas mainam kumpara sa pagkain ng mga chips or junk foods. Bukod kasi sa mas masustansyang mga mani, wala pa itong karagdagang asin, asukal, taba, at mga preservatives. Hindi man nagbibigay ang mga pagkain ito ng kasiguraduhang hindi ka magkakaroon ng cancer.
maaari nitong mapapababa ang iyong risk ugaliing kumain ng maraming prutas at gulay, whole grains at mga lean meat mula sa seafoods at poultry. Bawasan ang pagkain ng processed foods o iyong mga pagkain na nagtataglay ng maraming asin, asukal, taba at preservatives. Disclaimer, ang impormasyon po ito ay base lang po sa research ko. I hope may natutunan po kayo mga ka-good vibes. Thanks for watching my videos mga ka-good vibes. Don't forget to like, subscribe, leave a good comment and share. Thank you guys and God bless everyone.